What's up guys? Ako na naman po ito, si Tintin Vlogs. At gagawa ng panibagong reaction video para sa inyo. So guys, disclaimer lang po. Ang re-reaction po natin ay base lang po sa aking napanood. At sana po, wala po sana mang bash dahil ito lang po yung aking napansin sa aking i-re-react ngayon. Which is, ang pamagat is mahirap magpatawad, tinapak-tapakan ako. Which is, ang panibagong upload ng SY Talent. Shoutout po pala sa Team Margel, Team Mardy, at sa lahat po ng kabatang hamog dyan, mega mega love, shoutout po sa inyong lahat. At sa akin mong ka-team, mga tiktokies, mga kamimits ka na siya. At shoutout po kay Ate Eden na paraging nandyan. Thank you so much po. Thank you po sa inyong suporta at arat na at panoorin na natin ito. Famous, what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the famous, what they call me. Ina, wala siyang respeto sa Margel. Wala siyang respeto kung anong meron sa aming dalawa ni Marian. Hindi niya daw nire-respeto ang Margel. So ako, nung time na yun, syempre galit na galit ako. Parang wala siyang pake kahit matapakan ako. Kasi kapag parang may galit ka na nararamdaman. May galit talaga ako. Kasi ikaw, Angel, ganyan, pinagduduro-duro niya ako. Hindi ka mawawasa kung merong taong darating sa'yo, tapos buo ka. Lalo, oo nga naman. Magkakilala kami, yung magka-close kami, pero hindi ganun ka-close. Hindi mo matatawag talaga. Alo, siya na ba talaga? Ay! Ano? Puro siyang ganda-ganda, pero oh my God, Ed. Napapogi ni Edmond, guys. Sobra. Ngayon, shoutout po pala sa SY Talent Entertainment. Thank you po sa video na ito. Guys, so yun guys, nandito kami sa bilihan ng mga halaman. So, titingin-tingin kami dito kung ano magugustuhan namin. Tignan mo, gaganda ng mga halaman. Grabe nga naman so, yung halaman. Pasok tayo dito. Ang dami. Pasok tayo dito. Tingnan natin. Guys, saan lugar to? Sa ano pa rin ba to? Sa Angeles? Opo, gawin tindahan dito. Para tindahan na may halaman, o, diba? O, diba? Grabe nga naman. So, Ate Angel, may tatanong ako. Ayun na. Pwede po makiupo. Yung mga tanungan ni Shal, nakakakaba guys. Ay, nakakabago. So, ayun, may tatanong ko kay Angel. Ano yan? Paano napunta si Cindy sa, ano, sa SY? Napunta siya sa SY kasi sabi ni Mariana nung una, gusto niya lang tulungan si Cindy sa social media para umangat yung mga followers, ganyan. Yun yung sabi ni Mariana. Sa interview, sinabi niya na naawa daw siya, gusto niya lang daw kasi mabait daw kasi si Cindy, so gusto niya tulungan bilang kaibigan na sumikat. Pero yun ang sabi niya. Ano yun sa interview eh, na palabas. Stop kaya, natin doon guys. So yun guys, narinig mo naman po yung sinabi ni Angel na si Mariano po ang nagpasok kay Cindy, which is totoo naman po. Si Mariano ang nagpasok, pero may dahilan naman po pala. Gusto niyo daw tulungan si Cindy para maging umangat ang followers, para maging sikat. So, tuloy na natin. Napapanood ko kayo nun sa ano. Ano yung pakiramdam mo, ano? Parang sumisingit si Cindy. Oh my God! Sumisingit daw si Cindy, yun, guys. Nung pagpunta niya dito, second time ata, hindi ako sure. Pagpunta niya dito, biglang
bigla niyang sinabi na wala daw siyang respeto sa Marjel. Oo. Sinabi niya yun. So, pumunta daw siya dito para kay Mariano. Hindi niya daw nire-respeto ang Marjel. So, ako, nung time na yun, syempre galit na galit ako. Oh my God, pero hindi ko pinapakita kasi. Stop natin doon. Stop. So, guys, sinabi talaga ni Cindy yun, guys, na wala siyang pakialam sa Marjel. Comment down below, guys. Ito lang po, disclaimer lang po ulit. Ito lang po ang napapanood natin at naririnig sa mga sinasabi ni Angel ngayon. So, wala po sanang manira sa mga kabatang hamog or kay Angel kasi sinabi niya lang po yung totoo. Yun lang. So, panoorin natin ulit. Ayoko rin mabash na sabihin ng ibang tao sa akin na, pero ba yun, Angel, pati mo, ano, ganyan. Kasi maraming tama sa naman yun, guys. Ayaw talaga mabash ni Angel. Hindi naman malalis yung mga, ano, basher talaga sa mundo. Totoo yan. So, nung time na yun, nanahimik ako. Nagtitimpi ako. Inayaan ko kahit nagalit ako. Kahit na napapahiya na ako sa camera. Kasi ganun sila eh. Grabe naman. Parang wala siyang pake kahit matapakan ako sa camera. Kahit, nung time na yun ah, yun ang nakikita ko. Kasi parang wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Oh my God, guys. Ganun talaga ginawa ni Cindy sa kanya. Kinukuha na ni Mariano si Cindy. Ngayon? What do you mean kinukuha, guys? Ano? Sinasama niya na sa bahay. Ganun po ba? Comment down below, guys. Tapos pa lang nun kami nung una. Si Kato ko, si Mariano. So kami dalawa ni Mariano yung talagang magka-close. As in, mag-best friend talaga. Nung una, hanggang sa nagkamabutihan kami. So syempre ako, napalagay na yung love ko sa kanya. Kasi, comfortable ako sa kanya. Ngayon, parang, mawawalan ako ng... isang matalik na matalik. Oo. Kasi, di ba, naging kami? Tapos, naging walay kami. So, yun, dahilan kung ba't kami nag-iwalay. Oo, totoo yun. Dahil nga, wala nga doon siya respeto sa Marjel. Wait, guys. Stop natin ulit. Yun nga lang, nung time... So, si Cindy nga talaga, guys, yung dahilan kung bakit sila nag-iwalay. Guys, totoo po ba yun? Comment down below. Kasi naka-curious lang ako sa mga naririnig ko sa mga sinasabi ni Angel ngayon. Comment down below po kung totoong si Cindy ang may kagagawan kung bakit sila nag-iwalay. Tara, panoorin natin ulit. Ngayon, aminado ako na hindi ko siya pinapansin talaga. Off-cam, on-cam, wala talaga. Kasi kapag parang may galit ka na lang. May galit talaga ako. Kasi hindi naman ako... wala, hindi ko siya talaga pinapansin. Parang hangin lang siya. Nandito siya, dadaan ako, wala lang. Good morning, wala. As in, wala. Kakain ako, wala. So, ganun sila dati. Kasi masakit na. Siyempre yung nangyari. Oh, lalo na, makakasama mo siya araw-araw, di ba? Masakit yun, guys. Yung nakikita mo yung taong minahal mo, masaya na sa iba. Sobrang masakit. Guys, tama yun. Tama yung sinabi ni Shal na masakit yun dati, para sa atin. Kasi yun. Ganun yung nararamdaman ko. Kasi wala akong... masakit sa atin para sarili natin na masaya na yung taong mahal natin sa iba. Tapos nakakasama pa natin. Wala siyang respeto sa Marjel. Wala siyang respeto kung anong meron sa aming dalawa. Oh my God, wala talaga siyang respeto sa Marjel. So, ayun, siguro ang nasa-feel ko na siguro nagwagi siya. Hindi ko alam yung mararamdaman ko, pero naging okay naman kami. Nakakaawa naman po pala si Angel dito. Magkakilala kami, yun. Naging magka-close kami, pero hindi ganun ka-close. Hindi mo matatawag sa ngayon, kami. Guys, totoo yun. Kasi, medyo never mo magiging bibigan ang maging ex. Yung ex mo, tapos yung girlfriend niya. May sakit. Never. Mm-mm. Sobrang sakit naman, guys. Napatawad ka na si Mariano. Alam niya yun, napatawad ka na siya. Kaya, kapag ka magyayayayan, tulungan mo akong vlog, sama na siya. Sobrang kasing bait ni Angel, guys. Kahit mag-ex na sila, tinutulungan niya pa rin. Sobra talagang yung bonding nila
Sana all talaga ganyan yung mag-ex. Hindi mo siya mapipilit. Kasi kung ayaw na niya, kung pare na pilit mo nga siya, tapos pero ayaw na talaga. Mahirap. Hindi ko mahirap. Oo, oh, totoo yun. Totoo yun. Dati, oo, sobra ako nasasaktan. Oh, sa mga guys, bash, sa mga kapabash, sa lahat-lahat. Nag-live yung nanay ni Mariano. Actually, parang hindi na down si Angel. Yung nanay ni Mariano, nasaktan din ako doon kung ano-ano mga sinasabi nila. Tapos, hindi nakuhanan ng video yung nasa ano kami, nasa police station. Umabot pa sila sa police station, guys. Mariano, ikaw, Angel, ganyan, pinagduduro-duro niya ako. Nasagot ko siya. Basta nasagot ko rin siya. Kasi kawawa na si Mariano ng time na yun. So, oo, nasasaktan ako dati kasi yun nga, close kami. Tapos yung tao na yun, parang nilayo sa akin. Oo, mahirap yun. Lalo na yung taong, ano, tawag dito yung word na... Ano siya? Ano? Exact word ka. Araw-araw mo araw-araw mo nakakasama. Yung hindi kompleto. Hindi kompleto yung araw mo pag di mo siya nakikita. Tinanggap ko na lang din. Kasi kailangan. Tinanggap ko na lang. Kahit masakit. Oo naman. Kahit masakit. Siyempre masakit. Siyempre naman. Kahit naman sino. Kahit masakit yun. Medyo nagkakalabuan lang kayo. Pero alam mo sa sarili mo na maayos. Meron biglang darating na kapag. Siyempre, masasabihin ang boyfriend mo sa'yo na gusto ko lang siyang tulungan kasi sa ano, ganyan. Hindi ako naniniwala. Di ba? Ano mararamdaman mo? Sakit yun. So, hindi mo maaalis sa amin. Lalo na yung mga babae. Hindi naman halos na mga babae matitigas yung puso. Correct. Halos soft-hearted din sila. Di ba? Correct, correct. Masakit yun, lalo na yung taong masaya na sa iba. Nakikita ouch! Mo, tapos araw-araw. Ouch! Mahirap yun. Sobrang. Kaya bigla ka na lang nung wala. Nasa iba na, no? So, yun, masakit yun. Tapos minsan matatanong mo sa sarili mo, ano kayang mali? May mali ba sa physical? Oo nga naman. Ano nga ba nagawang mali? May ganun. Dumating ako sa part na ganun. Yung gano'n, nakala niya siya lagi nagsasakripisyon. Pero gusto niya alam. Kong i-recall sa kanya na, gusto kong sabihin sa kanya na, uy, may pangarap tayong dalawa, diba? Gusto kong ipaalala sa kanya lahat ng pangarap namin dalawa. Hindi yung, kasi palagi siya sabi sa akin, hindi lang ikaw nagsakripisyon, ako din nagsakripisyon, ako dito, ganyan-ganyan. Oh my God, yung pinapin ko yung ano, yung ano ni Angel. Kaya ano, gusto kong isabihin sa kanya na ako din. Sa part na yon dalawa kayo. Kasi, pala, nag-work kayo ng ano. Nag-work kayo yung ano yun. Pero ngayon, ngayon ganito na kayo sitwasyon. Yun nga, nag-work. Kailangan ko na rin magpaalam dahil na kay Maria. Para maging klaro na lahat. Kailangan ko tanggapin. Kasi, hanggat hindi ka nagpapatawad sa isang tao, hindi ka sasalit. Ito ko yun. Never kang sasaya. Oo. Kaya ikaw, kailangan ninyo, kung meron man, alam mo yun, kung meron man sakit din sa puso ninyong dalawa, kailangan nyo magpapatawad. Kailangan nyo ilabas yun. I-open nyo sa taong yun. Kung may sakit ka man ng loob nyo, i-open nyo yun. Paano kasi kayo mag-open, guys? Kung, mahirap na yung kinigim-kimigim kung may bitterness din, di ba? Mahirap mabuhay na may galit sa puso. Hindi ka makakabubuhay. Kaya ano, kahit short time lang, kahit 30 minutes, sabihin mo sa kanya, mag-open ka. May maganda yun. Kasi ano yung okay kami, okay kami na. Okay na. Ba yan? At least, klaro na sa lahat. Okay na. Ayun, kaya natanong nyo kasi
hindi nga kayo, ano, diba, hindi kayo updated. Tsaka hindi nyo alam yung off-cam na nangyayari. Oo, syempre. Ganun yung nangyayari. Bago-bago pa lang naman, guys. Di pa namin alam yung mga sikat-sikat ng mga kwento. Oo, okay, guys. Kasi bago pa lang sila, si Shal at Edmond, bago pa lang yan sa SY. Nagugulan daw siya sa nangyayari. Halos kakapasok pa lang nila. So, ano, ano yung feeling mo na aalis na siya sa buhay? Hindi naman naaalis, I mean, as in yung parang kailangan na i-stop. Oo, i-stop na lang. Yun nga, masakit pa rin. Masakit talaga. Sobrang sakit talaga. Pero ngayon, kasi dahil nga, sinabi ko nga na nakapagpatawad na ako, para na rin sa akin, sa kanila, para na rin sa mga tao na kapaligid sa amin. Kailangan ko tanggapin eh. Kailangan ko tanggapin na minsan may darating. At yung darating na yun sa buhay, aalis din. Kailangan ko tanggapin. Oo, sana nga naman, guys. Lahat ng dumarating sa buhay natin, umaalis kagad. Hindi, wala pa ako sa ano. Okay, magtrabaho muna tayo, di ba? Hindi ko pa naiisip ng ganun bagay. Ngayon, nakafocus lang ako sa family ko. Yung dream nyo. Sa sarili ko. Sa mga nisipin ko. Totoo yun. Pamilya mo. Kasi tingnan mo, isipin mo, ang kaibigan. Nandiyan lang yan. Kaibigan mo. Meron kang kaibigan. Tapos, kapag may problema ka, minsan wala sila. May kaibigan na ganun, diba? Mm-mm. Pero ang pamilya, never kang iiwan. Palagi silang nandyan, lalo na kapag may problema. I agree. So, ayun. Ano, tara na mag-ano tayo, mag-bili-bili. Ay, tingin tayo. So, yun guys. Napatambay na tayo dito. Napatambay kami dun. Napasarap yung mga kwento. So, ayun. Maanap-anap muna kami ng mga halaman dito na mabibili namin. So, nandito kami sa trade. Malapit street. Ano kasing ano nito, street? Hindi ko alam yung street nito eh. Basta ano. Bilihan siya ng ano, iba-ibang stall, no? Oo. Tingnan mo, kasang gano'n. Yeah. So, yeah. Oman, pakita mo nga sa kanila. So, ayun na, guys. Ayun mo nga. Oh my God, oh my God. Ang napaka-pogi. Pamain siya. Dito malapit sa train. Dito malapit sa train. Basta yun. Dito malapit sa train. Hindi namin na alam yung street pero ang ganda ng mga ano. Saan nga ba yan guys? Comment down below. Below. Yung dalawa. Tungkol sa mga basher. Kapag meron tao nagbabash sa inyong dalawa, ang palagi nyo lang iisipin. Huwag nyo iisipin na binabash nila kayo dahil ayaw nila sa inyo. Isipin nyo, binabash nila kayo para i-improve. Oh, improve yung sarili. Mm-hmm. Tsaka huwag nyo masyadong dip-dipin. Kasi ako, sa mga basher, naku! Mahal na mahal ko kayo. Dapat mahalin. Importante din yung mga basher. Kasi diba sabi, mahalin mo para iwan ka. Oo. Oh. Diba? Kaya, minahal ko na sobra. Ayun. Ay, diba? Ano, parang nakaupo siya. Ang tawag dito, ano ito? Parang nakaupo yung mga paa. Parang ay, wow. Parang may ano sa anting-anting dito. Ay, dalawa. Pansin ko, go. Tawang-tawa sila eh, sila. Guys, hindi talaga ako mahilig sa mga alaman. Pero nagaganda. Dahil na sa mga bulak. Oo nga, guys. Kahit ako nagaganda sa mga bulak. Ayun, ano ko sa inyo? Ikaw, sa'yo, Shal. For example, ganun yung nangyari sa'yo. Di ba ang hirap? Oo, mahirap. Sobra naman. Kahit ano siguro ang gagawin ko na lang is mag-move on, magpatawad. Yung nagagawin. Kailangan mo talaga magpatawad sa'yo. Pero kaya mo ba yung nagawa ko na nakasama ko sa bahay? Hindi talaga. Siguro
ako mag-a-adjust. Pero hindi ko gagawin. Pero believe ako sa'yo. Hindi ako umalis, hindi ako nag-adjust kasi problema nila to eh. Kailangan sila yung lumutas. Pero believe talaga ako sa'yo kasi yun ang kaya mo, napaka-strong yan. Pero yung ibang tao, hindi magagawa yun. Totoo man. Any na ako, Pogi. Yung ex mo kasama sa bahay, tapos hindi ko gagawin. Masasaktan ako sa sakit. Lala yung nakita mong tao mahal mo. Oo, no? Makita mo nga lang sa dan, lampagan mo yun, di ba? Hello, 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 hello. Hello. Sana maging maayos. Charot sa mga manluloko dyan. Charot. Yung tingin ni Sal, parang iba yung tingin ni Sal sa'yo, Edmond. Kapatid ko po si Angel. Baliw ka eh, no? Baliw. Grabe, namumutla ako. Pero maganda pa rin naman kahit okay, guys, lakad-lakad lang kami dito. May makakain, no? Utom ako eh. Yung mag-uog time kakain ni Chiria kasi baka maging ano. May dalang pera, may dalang pera. Wala eh, nandas sa sasakyan. Ako. Ayan lang, ayan lang. Nakalimutan yung pera. So, bibili daw kami ng laman, wala pa nakalimutan ng pera. Oo nga, putik. Nakalimutan sa sasakyan. Hindi kasi yung sa side na. Ang ano ko lang, mayroong ano, barbecue. Guys, may barbecue dito. Ayun. Barbecue ka kayo, ma'am? Light barbecue? So, ayun. Ay, yung ganda niya ito. Oh. Parang crepe paper. Ang ganda ito naman. Anong tawag sa bulaklak na yan, guys? Comment down below. Ito kayo. Bibigyan ko yung payo. Lala sa mga mananood. Puro ang maganda siya, eh. Ano, ano? Ay! Ano, ano? Ano daw? Puro siyang ganda-ganda, ano pero mas maganda naman siya. Eh! Oh. Inikilig ako dito sa dalawang to, eh. Ang payo ko sa inyo, kapag ka, nagkaroon kayo ng ganong problema, lalo na kapag ka, pagdating sa cheat, usapang ow. Cheat. Cheat. Kapag syempre, yung trust nyo mawawala, di ba? Di naman siguro mawawala, pero parang mapapawasan. Shout out sa trust. Ang gusto ko lang, ano, malaman nyo na, halimbawa, nag-cheat yung ex mo, tapos kayong present, para hindi siya yung magdusa, alam mo yun? Mm-hmm. Kasi ganun eh, ang mga babae, yung sasabihin, susumba. Para sumbat na. Sir, ikaw para nga, pares kayo mga para lalaki. Pares kayo mga lalaki, ganon. Oo, oh, tama. Ang gawin mo, or ang gawin ninyo, dapat buuin nyo muna yung sarili nyo. Para if ever man na yung darating, meron darating. Hindi mo siya sisisihin. Buo ka. Buo yung trust mo, buo yung sarili mo, buo yung pagkatao mo. Buo ka na naman, tas wabasakin ka. Hindi ka mawawasak. Guys, tama yung sinabi ni Chan. Hindi ka mawawasak kung buo merong ka na, taong darating sa'yo, tapos buo ka. Lalo kasi, lang mo rin, respetuhin tayo. Kasi kung aalis man yun sa buhay mo, buo ka pa rin. Kasi guys, pag nagmahal kayo, umalis na eh. Magtira kayo para sa sarili. Sa amin kasi ni Mariano, ang nangyari, dumating siya sa buhay ko nang hindi ako buo. So, siya yung bubuo sa akin. Eh, di ba ang sabi nila, kung sino yung taong bubuo sa'yo, siya din yung mawasak sa'yo. Kaya tama yung sinabi ni tama yung Angel. Tama yung sinabi ni Angel. Bago kayo magmahal ulit. Tama, agree ako doon. Para hindi mag-suffer yung present ninyo. Siguraduhin niyo na siya na talaga. Ano? Siguraduhin na siya na talaga. Alo, siya na ba talaga? Ay! Kinikinig ako sa... Kinikinig ako sa... Kinikilig ako sa dalawang ito eh. So, Easter. Saan naman tayo papunta niyan? So, ayun. Daan-daan lang kasi nasa tabi kami ng highway. Kaya
medyo maingay. Guys, hindi ko sinasabi kami dito. Nagtingin-tingin lang, pero ano yung window shopping? Nagtingin-tingin lang, pero hindi bibili. O, kasi wala pera. Wala kami dalang pera. Nakalimutan namin. Andam. Pero tandaan mo siya. Kayo lang ako nakatingin. So, ayun na nga guys, dun na natatapos ang ating reaction video. Sobrang nakakakilig ang Shalmon guys. Lalo na sa banat ni Edmon. Sana akin ka na lang, charot. So guys, ayun nga po ulit, dun sa sinabi ni Angel kanina, si Cindy daw po talaga yung dahilan kung bakit naghiwalay ang Margel, na walang pakialam siya sa Margel. Grabe naman po yun. Ito guys, sana po wala pong mag-comment sa baba ng kahit ano. Kasi yun lang po yung narinig ko sa vlog. So guys, yun lang yan ang masasabi ko. So, if you like this video, please like, comment. Comment kayo sa mga susunod natin reaction video. Kung Margel man yan or Mardy, basta comment down below at i-react natin yan para sa inyo. And don't forget to subscribe sa aking channel kung bago ka man dito para update ka parati sa aking YouTube channel. At peace! Bye-bye na po! Famous, what they call me. I promise that you'll never be lonely.